Agley, secretary. Binasag ni Lucas ang lahat ng kanyang kagamitan sa loob ng kanyang kwarto. He felt miserable. Hindi niya akalain na magagawa ni Isabel sa kanyang pagtaksilan siya nito ng palihim. Habang nasa international meeting siya, wala siyang ibang inisip kundi ito lamang. Samantalang ito nakikipagmabutihan na pala sa ibang lalaki. At hindi niya matanggap ang mga nalaman niya. Hello? Honey, nandito na ako sa airport. I can't wait to see you. Tinawagan niya agad si Isabel nang makalapag ang private plane niya sa Pilipinas. He went to Singapore for his annual international meeting with board members of Guerrero Techno Motor Parts and Services. Yehey! Miss na miss na kita. Bilisan mong umuwi ha. Naiinip na ako dito sa mansyon niyo. Ang laki-laki, parang maliligaw ako dito. Mahina itong tumawa sa kabilang linya. For him, she's the sweetest girl. Okay, honey. Wait for me. Kung pwede nga lang lumipad ako pa uwi ngayon, gagawin ko. Napakagatlabi din siya dahil sa kanyang pagka-cheesy. He doesn't care if all the board members inside his private plane heard every cheesy words that he said. Ang sweet naman ng honey ko. Take care. Ipagluluto kita ha? No. Baka mapagod ka pa, honey. Napapatingin sa kanya lahat ng board members sa loob ng private plane niya. Nakangiti ang mga ito na parabang kinikilig ang mga ito sa kanilang dalawa ni Isabel. Napangiti na lang din si Lucas. Wala siyang pakialam kahit anong isipin ng mga ito. Basta ang mahalaga, masaya siyang kausap si Isabel. Please, honey. Hayaan mo na akong ipagluto ka ng adobong baboy. Sige na, bye honey. Napangiti siya ng husto dahil sa kanyang girlfriend. Habang nasa Singapore siya, na-realize niyang iba na ang nararamdaman niya para dito. Hindi na niya kayang itago sa kanyang sarili ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Aaminin na niya kay Isabel na mahal na niya ito. At handa niya itong ipaglaban. He feel happy and complete at the same time. Boss, mukhang masaya ka ha. Tinapik ni Mr. Bueno ang kanyang balikat nang makalabas na sila ng private plane niya. Isa ito sa mga board of directors ng kumpanya. Yeah, napangiti siya dahil palagi niyang naaalala si Isabel. Boss, iba na yan ah. Mukhang in love ka na eh. Sa tingin ko nga, napakamot siya sa kanyang kilay at parang teenager siyang kinilig sa isiping in love na talaga siya sa dalaga. Lucas! Napalingon siya sa taong tumawag sa kanya. Marlene? Anong ginagawa nito sa airport? Siya ba yun, boss? Ang ganda pala. Sige, mauna na ako sa'yo, boss. Nauna na maglakad si Mr. Bueno. Nilapitan naman agad niya si Marlene na naghihintay kasamang ilang mga tao. What are you doing here? Tanong niya dito. Lucas, sumama ka sa'kin. May kailangan kang malaman. Napakunot ang noo niya sa sinabi ni Marlene. He feels strange. Parang may kakaibang takot ang bumalot sa puso niya ng sandaling yun. I don't have time for this. Sorry, Marlene, but I have to go. No, Lucas! May ipapakita ako sa'yo. Hinawakan ni Marlene ang kanyang kamay at hinila siya palayo sa mga tao. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa babae. May kinukuha itong folder sa bag nito. What's this? Take a look for yourself. Hindi niya maintindihan pero parang kinabahan siya pagkahawak niya ng folder na inabot nito sa kanya. Open it! Out of his curiosity, he opened the folder. Muntik na niyang mabitiwan ang folder nang makita niya kung anong laman nun. Mga litrato ni Isabel at Brandon. Magkayakap ang mga ito sa gilid ng white gate nila. This is Photoshop. Please, Marlene. Huwag mo naman sirain ang relationship namin ni Isabel. Ibinalik niya dito ang folder. Hindi siya naniniwalang magagawa yun sa kanya ni Isabel. Iniisip niyang gawa-gawa lamang ito ni Marlene. Ngumiti ito na parang naiinis sa kanya. How about this? Ibinigay nito sa kanyang cellphone nito at may pinanood sa kanyang video. He can clearly see the face of Isabel when she ran to hug Brandon. Nakita niya kung paano ito tumakbo upang yakapin lamang si Brandon sa tapat pa mismo ng kanilang mansyon. The smile in her face is like she's been longing for Brandon. It makes his heart broken. Labis na galit ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Parang gusto niya saktan si Brandon. Nag-init din ang sulok ng kanyang mga mata. Lalo siyang nasaktan ng haplusin ni Isabel ang mukha ni Brandon. Katulad kung paano siya nito haplusin sa kanyang mukha.
Naramdaman na lang ni Lucas na tumutulo na ang luha niya dahil sa pait ng pangloloko sa kanya ni Isabel. I can't believe she cheated me. Nakumpirma niyang may relasyon ng dalawa ng halika ni Brandon si Isabel sa noon ito at nagyakapan ng mga ito. How can you do this to me, Isabel? Napalunok siya dahil parang gusto niyang humagulgol ng iyak. Ngayon niya lang naramdaman ng ganito kasakit na pakiramdam. Pinunasan naman ni Marlene ang kanyang luha. Niloloko ka lang nila, Brandon, para makakuha sila ng pera mula sa'yo. She wanted you to give all your money. Tapos iiwanan ka niya at sasama siya kay Brandon. Doon pa lang siya parang nagising sa katotohanan. Binato niya ang cellphone nito. Gusto niyang manakit sa mga oras na ito. Parang gustong umalpas ng puso niya. My phone! Sigaw naman ni Marlene. Tumakbo para pulutin ang cellphone nito. Napagdesisyon na ni Lucas na wag muna umuwi ng mansyon dahil baka kung ano lang ang magawa niya kay Isabel. Tumakbo siya papunta sa parking lot. Kahit umuulan ay wala siyang pakialam. Kahit basang-basa na siya ng ulan. Tumatakbo siya sa gitna ng malakas na ulan ngunit pakiramdam niya ay manhid na ang kanyang katawan. I hate myself for trusting you. I hate myself for loving you. Umiyak siya nang umiyak sa loob ng kanyang kotse. Walang ibang taong nakakakita sa kanya. Walang ibang taong nakakaalam kung gaano kasakit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Pakiramdam ni Lucas ay dinurog ni Isabel at Brandon ang kanyang puso. Ngayon lang ako nagmahal. Bakit niloko pa ako? He is crying like there's a river in his heart goes down to his eyes. Ngayon lang siya umiyak ng ganito. Siya si Lucas Guerrero. Many people hated him for being strict and praised him for being great businessman. Ngunit sinong makakapagsabi na isang babae ang magpapaiyak sa kanya ng ganito? He called his mom. Mom? Umiiyak siya habang kausap ang kanyang ina sa cellphone niya. Nakayuko siya sa manibela habang humahagulgol ng iyak. Son? Why are you crying? Where are you? After hearing the voice of his mom, he ended his call. Pakiramdam niya kasi gusto niya lang marinig ang boses ng kanyang nanay upang maibsan ang bigat ng kanyang puso. Para siyang batang lalaki na hindi malaman ang gagawin. He can recall every sweet things na ginawa nila ni Isabel. Nakita niya sa passenger seat ang panyo ng dalaga. Kinuha niya ang panyo nito at inilapit sa kanyang puso. Bakit mo ko niloko? Niyakap niya ang panyo nito habang iyak siya ng iyak. Mabuti na lang at tinted ang kanyang kotse. Nararamdaman niya din ang basang damit niya sa kanyang katawan. Kasing lakas ng ulan ang lakas ng kanyang pagdadalamhati. He is falling apart. Mas masakit palang makipaghiwalay kay Isabel kaysa nung malaman niyang niloloko siya nito. Kaya halos lahat ng gamit niya sa kanyang kwarto ay binabasag niya. Boss, tama na po. Inawat siya ng mga bodyguards niya. Nanghina si Lucas na napaupo sa sahig. Dumating pa ang ilan niyang bodyguards. Boss, nakaalis na po si Ma'am Isabel. Ipinakuha na po niya lahat ng gamit niya. Imporma sa kanya ng mga ito. Napapikit siya ng mariin sa sinabi ng mga ito. Bakit parang mas nasasaktan siya sa pag-alis ng dalaga sa buhay niya? She out of my life now. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil mawawala na yung taong naloloko sa kanya. O iiyak siya habang buhay. Dahil pinakawalan niya ang taong mahal na niya. I hate this feeling. I don't know whether if I should live or... Yumuko siya sa kanyang tuhod at humagulgol ng iyak. We're done, Isabel. Bumangon ka dyan, Isabel. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha ng unan niya. Kanina pa siya kinakatok ng tiya niya sa kanyang kwarto. Ngunit ayaw niyang pansinin ito. Isang linggo na siyang broken-hearted. Hindi na siya lumalabas ng bahay simula nang makapaghiwalay si Lucas sa kanya. Pakiramdam niya kasi nagunaw na ang mundo niya. Bawat araw hindi siya pinapakialaman ng kanyang tita Michelle dahil hinahayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak. Nasa tabi niya lang ito palagi habang nagdadalamhati siya sa wasak niyang puso. Anak, ano ba? Bumangon ka na dyan. Nandito si Sir Brandon sa ibaba, hinihintay ka. Sigaw ng tita niya. Napabangon siya nang maalala niya bigla si Brandon. Oo nga pala, may lung cancer ang kaibigan niya at nakalimutan niya na itong gabayan dahil sa pinagdaanan niya. Lumapit siya sa pinto ng kwarto niya at kinausap ang kanyang tita Michelle. Pakisabi po, maghihilamos lang ako.
Ano ba naman, anak? Namamagana naman yung mata mo. Nag-alala ito sa kanya dahil namumugto pa din ang kanyang mata dahil gabi-gabi pa din siyang umiiyak. I'm okay, tita. Sige na po, pasok na kayo sa trabaho. Bumuntong hininga ito. Kung hindi lang malaki ang sahod ko sa kumpanya, bala ko na rin sana mag-resign. Hindi ko mapatawad si Boss Lucas sa nagawa niya sa'yo. Tita, huwag na po natin siyang pag-usapan. Putol niya sa sinasabi ng tita niya. Tumalikod na siya upang pumunta sa restroom. Pagharap niya sa salamin, nakita niya ang kanyang muka. She smiled at herself with the saddest smile on earth. Hindi niya mapigilang maawa sa kanyang sarili. Parang binasura siya ni Lucas. Akala pa naman niya may nararamdaman din itong pagmamahal sa kanya. The way he kissed, the way he caressed. She felt love. Ngunit nagkamali siya. Naawa din siya sa sarili niya. Napapagod na siyang umiyak araw-araw. Pinunasan niya ang kanyang luha at naghilamos siya ng kanyang muka. May mas mabigat pang problema sa mundong ito kaysa sa puso kong nasira na. Yun lang ang naisip niya. Habang nagtututbrush siya, naiisip niya din si Brandon. May lung cancer ito. Paniguradong malungkot na malungkot ito sa buhay ngayon. Pagkatapos niya magpalit ng damit, bumaba na siya upang harapin ang binata. She tried so hard para ngumiti. Isabel? Napansin agad nitong pamumugto ng kanyang mata. Hi, Brandon. Nag-almusal ka na ba? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Ayaw niya makadagdag pa sa problema ni Brandon. Tapos na. Pinagkapi ako ni Mrs. Ortiz. Tita mo pala siya? Naupo sila sa sofa. Oo, tita ko yon. Kaibigan siya ng mami ko. Siya na yung nagpalaki at nag-aruga sa akin simula nang mawala ang parents ko. Oh, I see. Tara, alis tayo. Napatingin siya kay Brandon. Mukha namang masigla ito. Sa katunayan, hindi ito mapagkakamalang may sakit dahil maayos ang pangangatawan nito. Saan naman? Tanong niya. Kahit sa mall lang. Gusto ko lang enjoyin yung buhay ko. Nataranta naman si Isabel nang mapansin niyang nalungkot ito at parabang nahihirapan. Brandon, sige tara. Maliligo lang ako. Kahit ayaw niyang umalis ngayong araw, kahit ang tanging gusto niya lang gawin ay ang umiyak, ngunit alam niyang kailangan siya ni Brandon dahil siya lang ang nakakaalam na may sakit ito. Kaya wala siyang magawa kundi samahan ito. Umaliwalas naman ang buong mukha ng kaibigan. Okay, hintayin kita. Malapad ang pagkakangiti nito. Aaminin ni Isabel na gwapo si Brandon, pero hinding-hindi nito mapapantayan ang kagapuhan ni Lucas. Lucas na naman? Maktol ng isip niya. Habang nasa mall sila, nahalata ni Isabel na masaya si Brandon kapag kasama siya. Samantalang ginagawa niya lang ito dahil alam niyang may sakit ito. Isabel, alam mo ba pinangarap kong makadate ka dati? Napatingin si Isabel kay Brandon habang kumakain sila ng ice cream at naglalakad sa loob ng Shangri-La Shopping Mall. Talaga? Walang buhay niyang sagot. Pakiramdam niya kasi kahit nasa mall siya, pakiramdam niya malungkot pa din siya. Oo, ang ganda-ganda mo kasi nung unang beses kitang makita. So, nung pangalawa, hindi na? Napangiti si Isabel sa sinabi ni Brandon. Hindi nila napansin na makakasalubong na nila sa daan si Lucas at Marlene, na namamasyal din. Oo, kasi yung makeup mo nun sobrang kapal. Pero natuwa ako kasi ang cute mo nun. Kinurot pa ni Brandon ang kanyang pisngi. Wow, kayo na bang dalawa? Sabay pa silang napatingin sa taong nagsalita. Muntik pa niyang mabitawan ang kanyang ice cream na kinakain dahil nasa harap niya ngayon si Lucas at Marlene. Napatulala naman siya kay Lucas. As usual, napakagwapo pa din ito sa suot nitong white t-shirt at faded jeans. Medyo malalim ang mga mata nito. Mukhang nagpupuyat na naman ito sa pagtatrabaho. God, she missed him so much. Parang gusto niya itong yakapin at sabihin dito na miss na niya ito. Nakakunot ang noo nito sa kanilang dalawa ni Brandon at galit ang nasa mata nito. Marlene, anong ginagawa niyo dito? Tanong naman ni Brandon kay Marlene. Let's go. Masungit na hinila ni Lucas si Marlene palayo sa kanilang dalawa ni Brandon. Napatingin naman si Marlene sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay at humawak sa braso ni Lucas. Wait, babe! Nagmamadali ka naman masyado sa hotel. Kinakausap ko pa sila Brandon at Isabel eh. Sabi pa nito sa malambing na boses.
Hotel? Mag-hotel sila? Wala naman kibu si Lucas at hinila lang palayo si Marlene sa kanilang dalawa. Ang galing mo, Lucas. Anong tingin mo sa mga babae? Laruan mo na kapag natapos mong gamitin ay itatapon mo na lang? At papalitan ng bago? Yung ice cream mo, tunaw na. Napalingon si Isabel kay Brandon na nasa tabi niya. Hindi ko napansin. Sumama kasi bigla ang pakiramdam niya pagkakita niya sa ex-boyfriend niya. Kumuha ito ng wife sa loob ng bag at pinunasan nitong kanyang kamay. Tinapon na din ni Brandon ang cone ng ice cream dahil natunaw na ito. Huwag kang malungkot kung iba na ang kasama ni Lucas. Magpasalamat ka pa dahil inilayo ka ng tadhana sa kanya. Nakagat niya ang kanyang labi dahil pinipigilan niyang maluha. Bakit laro lang sa inyong pakikipagrelasyon? Pinupunasan pa din nito ang kanyang kamay. Iba't iba kasi ang tao, Isabel. May mga taong hindi sineseryoso ang relasyon katulad ng pinsan ko. Hindi yan nagmahal ng babae. Nilalaro niya lahat bawat babae magkakagusto sa kanya. Manluloko siya! Punong-puno ng galit ang puso ni Isabel dahil sa sinabi ni Brandon. Ang manhid niya para maniwalang forever sila ni Lucas. Yes, he is. Kaya kung ako sa'yo, wag mong sayangin ang luha mo sa kanya. Hindi makakapayag si Isabel na hindi niya magagantihan si Lucas sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Tara na, Brandon. Siya na mismo ang humawak sa kamay ni Brandon. Alam niyang nakatingin si Lucas sa kanilang dalawa sa di kalayuan. Oh, wow, ang sweet mo pala, Isabel. Kinilig naman si Brandon. Samahan mo ako sa salon. Magpapaganda ako. Nanlaki lang ang mata nito at walang nagawa kundi samahan siya. 10 months later. Mom, bakit mo naman in-invite si Brandon? Nakakunot noong tanong ni Lucas sa kanyang ina na nasa loob ng library room sa kanilang mansyon. Of course, iho. He is my nephew. Hindi ako pupunta. What? Bukas ng gabi ng birthday ko. Bakit hindi ka pupunta? Galit ka pa din ba sa pinsan mo? Move on, anak. Akala ko ba okay na kayo ni Marlene? Napabuntong hininga si Lucas sa sinabi ng kanyang ina. Sa loob ng 10 buwan, hindi pa din niya nakakalimutan si Isabel. He dated Marlene. He dated so many girls. Madami siyang babaeng pinalibot sa buhay niya. Ngunit wala kahit sino sa mga itong nagpalimot sa kanya sa nararamdaman niya para kay Isabel. He still think of her. He still miss her kahit galit siya sa ex-girlfriend niya. Kaya hanggang ngayon, galit pa din siya kay Brandon. Dahil sa panlulokong ginawa ng mga ito sa kanya. Kapag hindi ka umattend sa party ko bukas, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Banta sa kanya ng ina. Halata ang pagtatampo sa boses nito at iniwan na siya sa loob ng library room. 10 buwan ko nang hindi nakikita si Isabel. I don't wanna see her again. Ngunit matatanggihan ba niya ang kanyang pinakamamahal na ina? Ano kaya ang kahihinatnan ng muling pagharap ni na Isabel at Lucas? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.